The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God come to my assistance. Lord, be pleased to help me. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. You are my hiding place, O Lord.
You saved me from distress. You surround me with cries of deliverance. I will instruct you and teach you the way you should go. I will give you counsel with my eyes above. Be not like the words of your unintelligent, meaning brutal unbelief. Else they will not approach you. Many sorrows has the wicked, but he who trusts in the Lord, loving mercy surrounds him. Rejoice, rejoice in the Lord, exalt in us, O God, bring out your joy. All you upright of heart. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. You desire, Lord, to keep from us your indignation, and see the not spare Jesus Christ, who was wounded for our sins. We are your prodigal children, but confessing our sins, we come back to you. Embrace us that we may rejoice in your mercy, together with Christ and the other sons. The one who is sinless in the eyes of God is blessed with you. The Father has given Christ all power and honor in teaching all people with obey. The Father has given Christ all power, honor, and kingship. All people will obey him. We praise you, the Lord God Almighty, who is and was. You have assumed your great power, you have begun your way. The nations have raged in anger, but they claim our glory, O God, and the moment to judge to them. The time to reward your servants, the prophets, and the holy ones, you reveal you. The great and the small alike. Now I have salvation and power come, the reign of our God and the authority of His anointed one. For the accuser of our Father is cast out, who night and day accused them before God. He defeated him by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. Now for life did not deliver them from death. So rejoice, you heavens, and you that dwell therein. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Father has given Christ all power, all orientation, all people will obey him. A reading from the first Peter. There is cause for rejoicing here. You believe, for I have to suffer the distress of many trials, but this is so that your faith, which is more precious than the passing splendor of fire tried gold, may by its genuineness lead to praise, glory, and honor when Jesus Christ appears. Although you have never seen him, you love him, and without seeing you now believe in him, and rejoice with inexpressible joy. That's with glory, because you are achieving faith, goal, your salvation. The word of the Lord. The Lord has given us full bread of the finest wheat. The Lord has given us full bread of the finest wheat. Honey from the rock of our hearts content. The bread and the finest wheat. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord has given us full bread of the finest wheat. God has cast down the mighty water of joys and has lifted out of the Lord. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Yeah.
without alone. Our hope is in God who gives us help. Let us call upon him and say, look kindly on our children, Lord. Look kindly on our children, Lord. Lord our God, we made an eternal covenant with your people. Keep us ever mindful of your mighty deeds. Look kindly on your children, Lord. Let your ordained ministers go forward perfect love and preserve your faithful people in unity by the bond of peace. Lord, kindly on your children, Lord. Be with us in our work of building the earthly city, that in building we may not labor in vain. Look kindly on your children, Lord. Send workers into your vineyard and glorify your name among the nations. Look kindly on your children, Lord. Welcome to the company of your saints and relatives and benefactors who have died. May we share their happiness one day. Look kindly on your children, Lord. So many times.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together with God's family, let us ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have been deceived in my thoughts and my words, in what I have done, in what I have done, through my fault, through my hope, through my most grievous fault. Therefore, I ask for Mary, the Virgin, all the angels and sinners, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O Son, Lord, Mother, the glorious of charity, embrace not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the field. We hear you in hope of the spreading Son of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that when we think in your virtues, we may be contented in the state in which God has placed us, and carry in which strength and power is of us. We may follow the footsteps of our blessed Redeemer, in his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, in your desire to discover God's goodness in all things, that I may say to our faith that I may see God in all things. By your shining example in Christian detachment from worldly material pleasures, that make you nearer to what is supernatural and divine. Pray, St. Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty, so we must attain holiness and in friendship with God. We implore you, St. Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, you have given to the world the glorious apostle of humility, St. Martin the Porous. Guide us by his example and strengthen us through his intercession. In our efforts to conform our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask for the very wisdom of taking the intercession of St. Martin. St. Martin the Porous always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help in our mass for you with great confidence in your goodness and power. The favor is received from God and encourages us now to ask your intercession. We ask your most humble to befriend us and assist us from the place in heaven. We never live on earth. We spend your life by God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and make the divine decision to give us health and soul and body. Amen. Attend to the pleas of your people in heaven and hear, O Lord, we pray. That they may receive what must be done and give strength to do what they have seen. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Philistines gathered for an attack on Israel. Israel went out to engage them in battle and camped at Ebenezer, when the Philistines stopped at traffic. The Philistines then drew up in a battle formation against Israel.
After a fierce struggle, Israel was defeated by the Philistines, who slew about 4,000 men in the battlefield. When the troops retired to the camp, the elders of Israel said, "Why has the Lord permitted us to be defeated today by the Philistines? Let us fetch the ark of the Lord from Shiloh, that it may go into battle among us and save us from the grasp of our enemies." So the people sent to Shiloh and brought from the dirt the ark of the Lord of hosts, who is enthroned upon the cherubim. The two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were with the ark of God. When the ark of the Lord has arrived in the old camp, all Israel shouted so loudly that the earth resounded. The Philistines, hearing the noise of shouting, asked, "What can this loud shouting in the camp of the Hebrews mean?" On learning the ark of the Lord had come into the camp, the Philistines were frightened. They said, "Gods have come to their camp." They also said, "Woe to us, this has never happened before. Woe to us, who can deliver us from the power of these mighty gods? These are the gods that struck the Egyptians with the various plagues and with pestilence. Take courage and be mighty, Philistines. Otherwise, you will become slaves to the Hebrews as they were your slaves." So fight manfully. The Philistines fought and Israel was defeated. Every man fled to his own tent. It was a disastrous defeat in which Israel lost 30,000 foot soldiers. The Ark of God was captured and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, were among the dead. The word of the Lord. Thanks be to God. Save us, Lord, in your mercy. Save us, Lord, in your mercy. Yet now you have cast off and put us in disgrace, and you go not forth with our armies. You have let us driven back by our foes. Those who hated us plundered us at will. Save us, Lord, in your mercy. You made us the reproach of our neighbors, the mockery and the scorn of the world around us. You made us by word among the nations and as in song among the peoples. Save us, Lord, in your mercy. Why do you hide your face, forgetting our woe and our oppression? For our souls are bowed down to the dust, our bodies are pressed to the earth. Save us, Lord, in your mercy. Please hold me. The leper said unto him, "Then enter," and he was cured.
Jesus gave him a stern warning and sent him on his way. Not a word to anyone now. He said, go up and present yourself to the priest and offer for your cure what Moses prescribed. That should be approved for them. The monk went out and began to proclaim the whole matter, clearly making the story public. As a result of this, it was no longer possible for Jesus to enter a town openly. He stayed in a desert place, yet people keep coming to him from all sides. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating karamdaman.
sa mga sakit na inihinda ng ating katawan, ay nais ng Diyos na tayo ay bumalik. Hindi lamang po sa mga pagkataon na kinakailangan natin na mag-excel, lumago, may pakita natin kung tinatawag natin, sabi na yung Pinoy henyo, galing natin sa maraming mga bagay sa pagiging na ito. Nais ng Diyos na tayo ay mapasaayos ang katatayuan. Pero ang katanungan natin ay sabi ay why bad things happen to good people? Katulad ng pinahayag ko sa unang pagbasa sa unang aklat ni Samuel. Kung nais ng Diyos na tayo bumalik, bakit may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi maganda? Bahagi po ng pagkilos natin na ay maging matibay tayo sa ating pananalig na kailanman hindi kagustuhan ng Diyos na tayo ay dumanas naman ng mag-uri ng kahirapan. Pero maging bahagi po ng ating pagnilay na makita natin na kung hindi gawain ng Diyos, may ibang kagagawa niya. At yun po yung kinakailangan na rin natin ng bigyan ng tingin ng ating pagninilay. Maaaring may mga pagkataon na kung tusin po ay makita natin na higit na malalim na pagtingin ng ating pananampalataya. Kasi kung isa nung kasi sinasabi ng tao na ay kapag gumawa ka ng masama, ay baka akala nila ay walang epekto sa ating pagkakilos sa daigling na ito. Akala natin kumisan kung ginagawa natin masama, ay wala naman na epektuhan, tayo lang. Sa sabi ng iba, may mga kasalanan na pang-personal lang. Akala natin walang epekto sa iba. Hindi ho, may epekto sa iba. At kuminsan yung kasalanan na nakikita natin sa lipunan, may epekto rin sa iba. Hindi lang mo natin napapansin. Hindi lang mo natin namibigyan na higit ng pagnilay. Kaya, kung tungsin po, yung hamon ng kabanalan ay isang hamon hindi lamang bilang isang personal na pagkilos. Ngunit isang hamon na kutusin po ay isang pagkilos bilang isang bayan ng Diyos. Katulad ng Israel, ang kanilang pagkilos ay bilang pagkilos ng isang bayan. So, may epekto. Kaya, sabi nga po natin, di ko rin papasok yung epekto ng structural sin. Ay, hindi naman ako nahumurang ko eh. Pero hindi natin nakikita, dahil may mga tao nahumurang ko. Mawawala yung pondo para sa gamo. Mawawala yung pondo para sa kalsada. Mawawala yung pondo para sa peace and order. Kaya anong mangyayari? Ang buong bansa ang naapektuhan. Kaya hindi po naman yung bigyan natin ng higit ng pagkilos. Huwag natin hayaan, sabi nga, napakasingit ang kasalanan. Kung anumang uri ng kasamaan. At ang pahamon na ibinibigay sa atin ang buong nagapal ay kinakailangan din na maging bahagi ito ng ating kalinangan. Hindi ba pwedeng sabihin natin na ipagsasandala na natin ang Diyos at tayo ay magtatakbo ng Diyos kung tayo mismo ay walang ginagawa.
sa mas maliwanag ng pagkilos na makita po natin sa ating buhay ito para ng palataya. At sa ilang pa mga aspeto ng ating pagkilos sa libig na ito. Kaya, sabi nga ay kung may magagawa tayong mabuti ngayon, gawin na natin. Kung may naiiwasan tayong masama, gawin na natin. Kasi yun yung mentalidad na nakita natin kay Jesus. I do with it with you. Gusto ko ikaw ay kumalik. So, ganun din po naman yung mga mentalidad na hindi lang po siguro para po sa atin. Kaya nga, pagbati natin, kapag tayo binabati sa magandang umaga, ibig sabihin ay magkaroon ka ng good vibes, good day, good morning. So, sana po, ay hindi lamang sa pamagitan ng pagbati. Pinakailangan din mo natin ang anumang uri ng pagluro. Kailang kumisan tayo, may naiyak na sinabagtagin. Nakita na may masama at pinansin natin. Tayo may magiging masama. Pero kapag mo pinabayaan lang natin, ay huwag mo sasabihin na, ay, why? Why? Good? Why bad things happen to good people? Kasi bakit? Kasi may mga pangyari nagsawalang tipo tayo. Pinabayaan lang natin. Hindi namin binigyan ng pagkataon na pwede palang walang mangyari masama. Kaya yun po naman yung maging bahagi ng ating kalinangan. Maliit lang siguro na bagay. Pero naman po ay maging bahagi ng pagkubod natin kung saan buhay natin ang dinadaan sa lignin ngayon. Katulad din bawa ng kapatid. Kakain-kain bawa ng balang sa akin kapag inamon lamang sa kasada. Eh, maaaring sa iyo, walang problema. Hindi kaya balang ng candy. Pero anong pwede mangyari? Kapag inabaka ng iba yan, ay pwede madulas. Pwede magkaroon ng aksidente. Kasi bakit? Ay, nagtakot kayo ng basura sa dinadaan ng tao. Kaya bagay na kung saan ay ito yung amo na binibigay sa atin ng pumukapan. Yung tinatawag natin mentalidad, wellness. We have to think katulad ng pagtingin ni Jesus na ano, na wala akong ibang dinamis ng diyalin. Gumaling ako, gumaling ka. At maliwanag rin po yun na makita po natin sa pagkilos na ipinamamanig sa akin ang buong may kapag. Maintindihan natin kasi yun, ang doon yung presensya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng hindi ng presensya ng Diyos. Hindi lamang sapagkat dala-dala yung kapag at ipag. Pero yung ating kaisipan, ay ang kaisipan na ano, nag-isip tayo ng masama sa kapwa natin, ay useless. Useless yung ating mga kwintas na cross. Useless yung ating mga rosaryo na minadala. Kung ating iniisip ay yung ikasasama ng ating kapwa. Kasi hindi yan yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos yan, I do with you. With you. Ibig ko, gumaling ka. Ito yung tulog natin sa laban ng buong may kapag. Sa kasama po ng ating mga pagkilos, yung ating mga sakripisyo, kahit na tayo nahihirapan, sabi nga, ako medyo masakit ngayon yung tuhod ko, iaalay natin ang mga ano, para po sa kabutihan natin at ang ating mga mahal sa buhay. Sa pamagitan din ng
pag-awit ng litaniya sa karangalan ng ating Diyos kasama si San Martin de Porres. Lord, have mercy on us. Lord.